Ayon mismo sa mga otoridad, may mga naitalang paglabag sa protocol sa pagsasagawa ng checkpoint sa Atimonan. Hindi tuloy maiwasang maitanong, ano-ano nga ba ang sinusunod na protocol pagdating sa checkpoints? Alamin po natin yan. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maki, obligasyon ng bawat motorista at maging ng mga otoridad ang sumunod at mag-inspect sa mga checkpoints, lalong-lalo na ngayon, ano, papalapit na ang election season. Katuwang daw nito ang responsibilidad naman ng mga pulis at maging ng publiko na sundin at siguraduhing nasusunod ang tamang proseso ng inspeksyon. Sablay daw ang checkpoint ng PNP sa Atimonan, Quezon, kung saan 13 ang patay matapos ang diumanoy shootout dito nitong nakaraang linggo. Ito ang natuklasan ng fact-finding committee matapos pag-aralan ang police operational procedures na isinagawa ng mga nakaposte sa naturang lugar ng maganap ang pamamaril. Ilang components ng isang lehitimong checkpoint ang lumalabas na hindi raw nasunod. Sa checkpoint proper, kung saan nangyari yung insidente, there was no PNP marked vehicle. And yung initial pictures ng investigations indicate that there was no signage na ito na nga yung checkpoint proper. At sa halos 40 na tao na naandun, na nagmamanag ng checkpoint, iisa lang yung chief of police ng Atimonan, Quezon ang naka-uniforme. Ipinauubaya na raw ng PNP sa National Bureau of Investigation ang kaso. Kasabay nito, nagpaalala naman ang PNP sa publiko ng mas pinaigting at mas malimit pang checkpoints bilang bahagi ng election period simula January 13. Medyo magkakaroon ng panibagong focus eh. Magkakaroon kasi ng election period eh. So tututukan natin yung mga prohibitions na to. Basically, we will be using the same units. Maaring yung frequency o yung number of checkpoints, maaring madagdagan. Paalala pa ng PNP sa mga motorista at maging sa mga alagad ng batas, maging mapagmatsyag at sundin ang kumpleto at tamang mga elemento ng isang official checkpoint. Dapat malayo pa lang tanaw na ng isang motorista na may checkpoint siyang masasalubong. Dapat ding maliwanag sa naturang lugar. Malinaw at malaki dapat ang signage ng checkpoint at kung maaari, nakapaskil din ang pangalan ng unit na nagsasagawa nito. May sapat na bilang din dapat ng mga personnel na pinamumunuan ng isang ground commander. At bukod sa naka-uniforme ang mga otoridad, dapat may nakaparada ring sasakyan na may marka ng PNP. Maaring magaya yung uniform, pero yung police car hindi. Dapat naka-uniforme. At dinidiscourage nga namin even yung paggamit ng fatigues o camouflage uniform. Dapat yung tinatawag nating general office attire na uniform o yung GOA o kaya yung patrol shirt. Sa mismong proseso ng inspeksyon, limitado sa visual check lamang ang maaaring isagawa ng mga otoridad. Ibig sabihin, kung ano lamang ang nasisipat ng nag-checkpoint. Hindi nito maaaring pabuksan ang bagahe o kahit glove compartment ng motorista, ni hindi nito pwedeng hawakan ng sasakyan. At pinaka-importante ro sa lahat, maging magalang sa ini-inspeksyon. Safe sa amin yun dahil unang-una, pag may checkpoint, pero depende sa checkpoint siguro. Mabala, oo, syempre, dahil pahihintuin ka eh. Dapat huwag bababa. Siguro sir, yung pwede naman, ano lang sir, yung checking lang na yung license o RCR sir. Pero yung magbabody contact sir, parang iba na sir. Pwede naman ako na lang mag-release sir. At kung sila ay may reklamo sa palagay nila na na-violate yung kanilang rights, naka-uniforme yung mga police na nag-inspect ng kanilang vehicle. Tignan nila yung pangalan at ireklamo nila. You can use your iPhone, you can use your cell phone to record yung mga nangyayari. Maki, pinapaalala pa ng PNP na maging ang convoy ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi exempted. Ulitin natin, hindi exempted sa inspection pag duman ito sa mga checkpoint. Ito raw ay para masigurong wala silang kasamang unauthorized security escorts o kaya naman ay mga armas. Alinsunod na rin sa election code. Maki? So Cedric, nabanggit mo nga no, dahil election period na, we should expect more checkpoints, di ba? Katulad nga nung nabanggit mo. Pero kung ikaw ay motorista, siguro, linawin uli natin, ano ba ang mga karapatan mo
pag ikaw ay pinatigil sa isang checkpoint. Okay, unang-una dyan, Maki, ano ang sinasabi ng PNP sa atin? Pwedeng lumapit sa iyo yung pulis, pero never kang kakapkapan. O lalong-lalo na sa mga nagmumotor. Meron tayong nakausap kanina motorista na motorsiklo yung dala niya. Meron daw mga pagkakataon na kinakapkapan sila, finifrisk talaga sila ng mga pulis. Sabi ng PNP, bawal na bawal yan. Ano? Kung ano lamang yung mga masisipat. Para naman dun sa may mga four wheels o yung mga katulad ng kotse, tututukan lang lamang sila ng flashlight at kung ano lamang yung mga masisipat ng pulis. Ano? Pwede daw i-request ng pulis na ibaba mo ng kaunti yung bintana mo. Walang problema daw doon. Pero yung number one dyan, maraming mga instances na may mga nagre-reklamo, pinabubuksan yung glove compartment o kaya pinabubuksan yung bag. Bawal daw ito, sabi ng PNP. At ang sabi ng PNP, kung gusto mo naman, wala ka naman talaga itinatago, buksan mo, pero pwede mong i-take note kung ano yung apelido doon sa plate ng pulis at pwede mo siyang i-reklamo. At isang magandang tip ng PNP dyan, gumamit daw ng cellphone. Kung gusto mo, i-record mo sa video kung ano yung proseso ng pag-i-inspect sa'yo para sakaling meron kang reklamo, ay documented mo yung nangyari. Makin. Ito ang problema, Cedric. What do you do? Kung yung checkpoint naman na nanghaharang sa'yo, eh wala yung mga alituntunin na tulad ng sinasabi nila na dapat malinaw na may checkpoint, may ilaw dapat dun sa kung saan ka pinapatigil. What do you do as a motorist? Yeah, alam mo, Maki, hindi natin maiwasan kanina itanong kanina kay Chief Superintendent, I should say, Serbo, na minsan meron talagang mga motorista na hindi maiwasang matakot, ano? Kasi after all, armado rin itong mga pulis na ito, ano? Katulad halimbawa nga ng mga violations na nakikita ng isang motorista sa isang checkpoint. Ang pinakamaganda raw na gawin dyan, kung talaga namang kalmado ka rin lang at wala ka namang itinatago, eh sumunod ka na rin lang muna. So ano yung pinapagawa nila? Kung meron kang makitang violations, i-take note mo na lang, and then after makalusot ka doon sa checkpoint, tsaka mo na lang i-report sa higher authority after, para naman masiguro mo na ligtas ka rin, ano, Maki. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.